Center Manila. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi, bayan. Simulan natin ang balitaan kaugnay po sa paggunita sa Semana Santa at ang bakasyon ng mga Pinoy. Nagsimula ng magsipag-uwian sa mga probinsya ang mga magbabakasyon para sa Holy Week. Pulibok na rin ang ilang mga biyahe ng bus, kaya kabi-kabila ang pagbibigay naman ng LTFRB ng mga special permits sa mga bus. Live mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, si Lady Vicencio. Lady, talaga bang kulang na ang biyahe? Wala na bang mga ticket para sa mga babiyahe o sasakay sa mga bus? Kabayan, sa oras na ito, mahaba yung pila sa ilan sa mga ticketing booth dito sa PITX. Pero yun yung mga pasahero na nakakuha na ng ticket para sa kanilang mga biyahe ngayong gabi. Pero kung mag-a-advance booking at kukuha pa ng ticket ngayon, marami sa mga bus lines ang hindi pa rin nag-aabiso dito sa mga ticketing booth na nagdagdag na sila ng kanilang mga biyahe hanggang next week. Kaya naman marami pa rin mga pasahero, lalong-lalo na papuntang Bicol, Catanduan, at Albay na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakapag-advance booking o makakaalis ngayong gabi. Kaya naman may mga pasahero na napilitan na lang na maghanap ng ibang paraan para makabiyahe at makauwi para sa Holy Week. Excited na si Perla na makauwi sa Catanduanes para sa Holy Week. Pero pagdating sa ticketing booth sa PITX, fully booked na ang mga air-conditioned bus na karaniwan niyang sinasakyan. Higit 8 oras din ang biyahe pa Catanduanes, kaya hanap sana niya ang mas komportableng biyahe. Pero tanging ordinary na bus lang ang pag-asa niya ngayon. First time ko mag-ordinary po. Tsaga lang. Gusto ko na umuwi. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, 743 units ang binigyan nila ng special permit hanggang April 11 para masigurong sapat ang mga pampasaherong bus para sa Holy Week. Sa mga pagkakataon na talagang may contingency na kailangan mag-issue pa ng special permit, may mga standby po kaming mga tao sa mga terminal, doon po sa mga interchange terminals natin, okay, para po mag-assist doon sa pagdagdag ng mga buses at makapag-issue po ng special permit. Pero sa mga ticketing booth, wala pa rin umanong dagdag na mga biyahe ang mga bus lines, kaya fully booked pa rin ang ilang mga biyahe hanggang April 6. May mga pasaherong naghahanap na lang ng alternatibong transportasyon para lang makauwi sa probinsya. May iba naman po mga nagbabiyahe, ma'am. Nasa 1.2 million na pasahero ang inaasahang babiyahe sa PITX hanggang April 11. Ngayong araw, nagsimula nang bumiyahe ang ilan at napupuno na ang ilang waiting area sa terminal. Karamihan sa mga pasahero ngayon, noong isang linggo pa kumuha ng ticket para hindi maubusan ng biyahe. Ang mga biyaheng Bicol tulad ni Susan, muntik na ring hindi makapag-book ng biyahe. Eto lang talaga available slot. No choice. Bakit po? Eh wala eh. Kung wala na kasi 9 p.m. eh. Kung bukas naman kami aalis, sayang ng araw. Kasi yung kapatid ko may pasok. Ayon sa LTFRB, sa Miyerkules inaasahan ang bulto ng mga pasaherong uuwi sa probinsya. Pero ngayong gabi, magsisimula ng sumikip ang terminal dahil sa mga maagang babiyahe para sa Holy Week. Kabayan, ayon sa pamunuan ng PITX, bukod nga sa pagpunta rito sa terminal para magpabook o kumuha ng mga tiket, ay maaari ring i-check muna ng mga pasahero yung website ng mga bus lines para makita kung may mga available pang mga trip papunta sa kanilang mga probinsya para naman maiwasan yung abala at may plano nila ng maayos yung kanilang mga biyahe para sa Holy Week. Kabayan? Lady, meron na ba dyan mga special permit mula sa LTFRB para maging chance passenger yung mga humahabol sa biyahe? Kabayan, sinabi nga ng LTFRB na meron na silang mga in-issue na special permit at kinumpirma din yan ng pamunuan ng PITX na meron na nga mga naibigay dahil meron din sila yung mga enforcer, LTFRB enforcers na nandito on the ground para magbigay ng special permit kung kinakailangan. Pero ayon doon sa mga bus lines dito, ay dito sa ticketing booth ay wala pa ring abiso yung kanilang mga bus company na meron ng mga dagdag na mga trip
Kaya yung mga nagpupunta rito para magpabook ay nabibigo na makakuha at magpabook. Lalong-lalo na yung mga magpapabook hanggang April 6 na inaasahan nga na hanggang April 5 o April 6. Yun yung bulto talaga ng mga pasahero na uuwi sa mga probinsya, Kabayan. At saka pag ako ay napunta dyan, halimbawa pasahero ako, hindi ako nakasakay dahil naubusan na ako ng bus o ng ticket, pwede ba ako matulog dyan sa PITX para maghintay ng bus? Yes, Kabayan, mayroong mga waiting area dito sa PITX, Kabayan. Pero sa ngayon, dahil nagsisimula na nga na magdatingan, yung mga pasahero rito ay unti-unti na rin na napupuno itong mga waiting area. Nung chinek din natin yung ilang mga website ng mga bus lines, ay meron ding mga pailan-ilan na may mga mapukuhang mga trips papuntang Bicol o Albay. Kaya naman na payo din talaga ng pamunuan ng PITX na bago pumunta rito ay i-check muna yung mga website kung merong mga maiaalok doon, dahil maaaring sa website pa lang ay na-update na agad yung mga biyahe at doon na agad na fully book yung mga biyahe, Kabayan. Maraming salamat si Lady Vicencio mula sa PITX. Kapamilya, Biyernes at tuling araw po ng pasok sa trabaho ng iba nating kababayan bago ang Holy Week sa susunod na linggo. Silipin natin ang sitwasyon naman sa North Luzon Expressway o NLEX. Live mula doon, nagpapatrol si Easy Lee. Easy, nararamdaman na ba ang masikip na daloy ng trapiko dyan sa NLEX? Kabayan, sa mga oras na ito, may kabagalan na ang daloy ng trapiko dito sa NLEX, pero inaasahan na mas bibigat pa ang trapiko pagdating ng Miyerkules Santo at Huwebes Santo, kung saan mas maraming naglalabas ang sasakyan sa Metro Manila para sa nalalapit na Semana Santa. Nasa 10-15% ang inaasahang madadagdag sa daily average na 350,000 sa mga sasakyang bumabiyahe sa NLEX at SITX. Pansamantalang itinigil na rin muna ang lahat ng roadwork sa NLEX para mabuksan ngayong araw ang lahat ng lanes at toll booth kabilang na sa Candaba Viaduct bilang parte ng paghahanda ng NLEX sa Holy Week. Ito ang unang beses na binuksan muli ang lahat ng lanes sa NLEX magmula Hulyo noong nakaraang taon, Kabayan. Nagdagdag din sila ngayong araw ng nasa mahigit 1,000 personnel kagaya ng tellers, patrol group, security at traffic marshals. Bago po sila bumiyahe, i-check din po nila yung current situation po ng expressway at iwasan po nila yung peak volume na Wednesday ng hapon hanggang night at saka yung Thursday early morning hanggang hapon. Samantala, Kabayan, sa SLEX naman o South Luzon Expressway, may kabagalan ang daloy ng trapiko sa parehong lane, partikular sa may San Pedro exit. At as of 6 PM din, Kabayan, slow moving din ang masasakyan sa Skyway pa southbound dahil sa volume ng masasakyang papasok ng NAIA exit. Pero pag nakalagpas na dito, ay maluwag na at tuloy-tuloy na rin ang daloy ng trapiko. Kabayan, dito naman sa NLEX, sa kabila ng paghihikayat ng pamunuan ng NLEX na maglagay na ng RFID ang mga motorista para hindi na makasagabal sa kanila sa pagpila sa mga cash lane, ay nananatili pa rin mahaba ang pila ng mga sasakyan sa mga cash lane dito sa Balintawak Toll Plaza, Kabayan. Maraming salamat, Easy Lee! Inatay ang higit na 2 milyong pasahero po naman ang dadagsa sa mga pier at sasakay sa mga barko pauwi sa mga probinsya simula Palm Sunday hanggang matapos ang Semana Santa. Pero ngayon pa lamang, ramdam na po ang Holy Week of Exodus sa Manila Northport Passenger Terminal at iba pang pantalana. Nagpapatrol, Vivian Gulia. Excited nang makauwi sa Iloilo si Cesar. 7 taon siyang hindi nakabisita sa mga kamag-anak doon. Bukod sa abala sa trabaho, naantala rin ng COVID-19 pandemic ang mga plano niyang umuwi. Kaya Biyernes pa lang, nag-leave na siya para makaiwas sa inaasahang dagsa ng mga pasaherong bibiyahe sa panahon ng Semana Santa. Gagala. Maliligo sa dagat. Banding ng mga kamag-anak doon. Maaga kaming nag-book, tapos para nga di masyadong hassle. Tapos tumaga rin pumunta rito para mabilis na rin.
Para sa ilan, hindi kumpleto ang pag-uwi sa probinsya kung hindi kasama ang mga alagang hayop. Binitbit na ni Alan ang walong pusa ng kaibigang nabigong dalhin ang mga ito kahapon dahil maliit ang naon ng pinaglagyang kulungan. Pet lovers din ako, mami. Sabi ko, andyan naman ako sa ano supper, dalhin ko na lang to para naman maano ko yung mga alaga mo. Kasi umiyak na siya eh. Kawawa daw kung iwan niya dito sa ano sa Manila tapos walang mag-aalaga. Marami ring pasaherong lumuwas ng Maynila mula probinsya tulad ni na Amy, asawa niya at 5 taong gulang na anak. Aniya, 3 taon din silang hindi nakaalis ng Palawan dahil sa pandemya. Okay, marami rin requirements, tapos mahirap din sa bata. Ngayon, medyo okay na, kaya nakakabihay na po. Sa pagtataya ng Philippine Ports Authority, 2.2 milyong pasahero ang dadaan sa mga pantalan sa bansa mula April 2, linggo ng palaspas, hanggang April 9, linggo ng pagkabuhay. Halos doble ang bilang na ito kumpara sa nakaraang Semana Santa. Kaya suspendido muna ang mga leave ng operations personnel ng Philippine Ports Authority at required silang pumasok mula April 3 hanggang April 10. Naka-heightened alert naman ang Philippine Coast Guard simula April 2. Lahat ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard operating units sa buong Pilipinas ay nagbabantay na po sa mga puerto at sa mga beaches na kung saan pupunta yung mga ating mga kababayan. Meron din po tayong mga sea marshal na sasama dun sa mga barko habang naglalakbay yung ating mga kababayan mula po dun sa pinanggalingan ng barko at hanggang dun sa kanyang destination. Wala po tayong security threat na namamonitor, wala pong report, pero hindi po tayo magpapakampante. Bago maglayag, i-inspeksyonin ng PCG ang seaworthiness ng mga barko, ang kahandaan ng mga ito para magkaroon ng emergency at tama ang bilang ng mga pasahero. Ayon sa isang kumpanya ng passenger ferry, hindi pa fully booked ang biyahe mula Maynila patungong Cebu, Cagayan, Bacolod, Iloilo at Butuan hanggang kaninang tanghali. Kaya pwede pang humabol ang mga pasahero. May natanggap namang ulat ang PPA na hindi makapag-advanced booking ang mga pasahero sa Batangas Port. Ang binibenta lamang ay yung same day voyage. From Batangas, papunta dyan sa Calapa, sa Puerto Galera, Romblon, Iloilo, okay. Among others. Medyo alarming sa amin yan kasi nga normally dapat nakakapag-advance booking para hindi sila maging chance passenger. Nai-report na aniya ito sa Maritime Industry Authority. Samantala, pinapayuhan ang mga pasahero na dumating sa mga pier nang hindi bababa sa 4 oras bago ang biyahe. Huwag ding tangkilikin at i-report ang colorum vessels. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Inanunsyo po naman ang Malacañang na hanggang alas 12 na lamang po ng tanghali ang pasok sa matanggapan ng gobyerno sa April 5 o Miyerkules Santo. Ito'y para mabigyan ang pagkakataon ng mga empleyado ng sapat na oras para makapagbiyahe sa kanilang mga probinsya at maayos na gunitain ang Semana Santa ng April 6 at 7. Pero hindi po kasama dito ang mga ahensya na ang trabaho ay maghatid ng basic at health services, calamity o disaster preparedness and response at ang iba pang mga mahalagang serbisyo. Pinaubaya naman po ng Malacañang sa mga pribadong kumpanya kung gagawing half-day din ang pasok ng kanilang mga empleyado. Tukoy na ng mga otoridad ang suspect sa pagpaslang sa graduating student ng De La Salle University, Dasmariñas, na pinasok sa loob ng kanyang inuupahang dormitoryo sa Cavite. Nagsagawa na rin ng forensic investigation ng NBI sa kwarto ng biktima para makahanap ng mga ebidensya laban sa suspect. Nagpapatrol, Jeff Caparas. Binalikan ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation ng kwarto ni Queen Leanne Daginsin sa Barangay Santa Fe, Dasmariñas, Cavite. Nagsagawa sila ng sariling forensic investigation sa crime scene para kumalap ng mga ebidensyang posibleng naiwan ng suspect. We cannot waste time. Moto proprio, nagsagawa na tayo ng pagsisiyasa at nakipagtulungan po tayo sa ating Philippine National Police. Mga fingerprint, hibla ng buhok, at bakas ng dugo at DNA samples ang ilan sa hinahanap ng NBI sa crime scene na malaking tulong umano sa isinasagawang investigasyon. Binubuo na rin ang otoridad kung saan posibleng dumaan ang suspect. Napakahalaga natin matukoy kung saan talaga siya pumasok at lumabas. Okay. Upang malaman natin yung rutang tinahak niya. Pag nalaman natin yung ruta,
we can leave pieces of evidence from those areas. Yung mga bagay na nahawakan niya, natapakan niya, fluids from his own body. Sa backtracking ng Special Investigation Task Group ng PNP sa mga kuha ng CCTV, namataan ang suspect na dumaan papasok sa katabing dormitoryo. Nakita rin siya sa rooftop ng katabing gusali kung saan binago pa nito ang kuha ng CCTV. Matapos naman ang krimen, nakita siyang naglalakad sa kalsada sa labas ng dorm. At sa CCTV ng Barangay San Nicolas 2, nakunan rin siyang naglalakad. Dito umano nagtanggal ng maskara at sombrero ang suspect, kaya siya nakilala at natunto ng otoridad ng kanyang bahay. Tukoy na ng Cavite PNP ang suspect na patuloy na tinutugis sa ngayon. Identify namin yung kanilang inuuwihan ng kanyang living partner. Pagdating natin po doon sa Barangay Woolman, wala po doon sa bahay. Kaya po ngayon, may minakapagsabi po na kanina-kanina lamang naglalakad sa kalparito yung tao, yung suspect natin. Sa ngayon niya po, talagang binabay-bay po namin itong mga SKT rito, mga itong tabing ilog po. Na-recover ng otoridad sa bahay ng suspect ang pinagbihisan nito na pinaniniwala ang suot niya nang isagawa ang krimen. Nakuha rin ang isang backpack na posibleng pagmamayari ng biktima. Ayon sa kanyang pamangkin, hindi ito ang unang pagkakataon na nasangkot sa krimen ng suspect. Minolestyan niya po yung anak ko, kaya po pinaalis na po namin siya dito. Wala po nung pinaalis namin siya, hindi na po siya dito pumabalik sa amin. Kasi po alam naman po niya, nagalit talaga kami sa kanya. Matagal na po yung gumagamit. Kahit po nung nandun po siya nakatira sa asawa niya, kasi napunta rito yung asawa niya na binubugbog po siya. Dumalaw kanina sa burol ni Lian sa Pila, Laguna ang kanyang mga kaklase. Lian is a very kind friend na para sobrang bait niya para gawin sa kanya yun. Kaya until now parang ang hirap pa rin tanggapin. Sana makapahinga ka ng mapayapa na nandito lang naman kami, hindi ka namin kakalimutan. Galit naman ang nararamdaman ng pamilya ng biktima sa suspect. Hindi ko po masasabi kung siya aking makita ng person, hindi ko po alam kung anong magawa ko sa kanya. Yun po, ang sakit-sakit po. Patuloy ang manhunt at follow-up operation ng PNP sa suspect. Umakyat na rin sa 1.1 million pesos ang pabuya sa sinumang makapagtuturo sa kinaroroonan nito. Sa mga may mga impormasyon ukol sa suspect, maaaring tumawag sa numero ng Dasmariñas PNP. Jeff Caparas, ABS-CBN News. Pinasura ng DOJ ang reklamong murder laban sa 17 pulis na sangkot umano sa pagpatay sa mag-asawang aktivista sa Batangas noong 2021. Ayon sa panel ng mga prosecutor, kakulangan ng ebidensya ang naging dahilan ng pagbasura ng reklamo laban sa mga pulis. Anila, hindi tumugma ang mga bala sa katawan ng mag-asawa sa baril na inisyu sa mga pulis. Hindi rin matukoy ng mga complainant kung sino talaga ang bumaril sa mga biktima. Gayong, iisang baril lamang umano ang ginamit sa pagpatay. Matatandaang napatay ang mag-asawang sina Ariel at Ana Maris Evangelista matapos umanong manlaban sa mga pulis na naghain ng search warrant noong March 7, 2021. Sa kabuuan, 9 na aktivista ang napatay sa magkakasabay na operasyon ng mga pulis sa Batangas, Cavite at Rizal. Noong araw na iyon, natinaguri ang Bloody Sunday. There were no eyewitnesses as to the supposed killing of the victims. Mm-hmm. So no one saw who actually shot the supposed victims. Mm-hmm. So therefore there is no basis to indict my clients. Napuno ng kinang ang mga bituin ng ABS-CBN sa kauna-unahang Star Magical Prom. Tinanghal na prom king and queen sina Donnie Pangilinan at Belle Mariano. Best prom proposal naman sina Andrea Brillantes at Richie Rivero. Ang iba pang mga eksena at paandara sa prom, alamin sa pagpapatrol ni Ganiel Krishnan. Ang gown sa tuxedos at magarbong setup ang bumida sa kauna-unahang Star Magical Prom. Stunning sa ivory carpet sina Donnie Pangilinan at Belle Mariano na black and white ang tema ng outfit. Si Francine Diaz naman arriving in style at stand out sa kanyang yellow ball gown. Habang all-white tuxedo naman ang suot ni Seth Fidelin. Si Andrea Brillantes naman, silver gown na puno ng diamante ang ibinida sa ivory carpet. Kasama niya ang boyfriend na si Richie Rivero. And welcome to the Star of Magic Ball. Wow. Ang makukulit na bulilit noon, blooming na teenagers na ngayon.
pinangunahan ni Jana Agoncillo ang freshman class. Sophomore class naman sina Harvey Bautista. Naroon din ang junior class ni Shania Gomez. At senior class ni Ralph De Leon. Espesyal din ang gabi para sa mga Sweet 16s. May espesyal na pagbati rin para sa debutants. Matapos naman ang iba-ibang paandar sa promposals, pinarangalan bilang most viewed at most kilig promposal kay Lisette at Francine. Second most creative promposal naman, sina Jeremiah Lisbo at Kauri Oinuma. At best promposal, sina Andrea Brillantes at Richie Rivero. The Prince and the Princess. Mula naman sa boto ng publiko, may award bilang Freshman Prince at Princess sina Raiko Mateo at Crystal Mejes. Sophomore Prince at Princess naman sina Maki Empuerto at Jada Avanzado. Junior Prince and Princess sina Raven Umali at Angie Salvacion. At Senior Prince and Princess sina Brent Manalo at Vivory. The King and Queen of tonight's prom! At highlight ng Royalty Awards, tinanghal na first ever Star Magical Prom King and Queen sina Donnie at Belle. Cause I like who I am when I'm with you. Gaino Krishnan, ABS-CBN News. Dumagsa po sa Kapitolyo ng Oriental Mindoro ang mga naapektuhan ng oil spill mula sa lumubog na MT Princess Empress para maghain po ng compensation claims. Bukas naman po sisimula ng pagkuha ng natitira pang langis sa tangke ng barko. Nagpapatrol, Dennis Dato. Isa sa mga maagang naghain ng compensation claims sa Kapitolyo ang mangisdang si Rio Sarabia. Kumpleto siya sa mga requirements. 100,000 piso ang inilagay niyang nawalang kita sa loob ng isang buwan. Base ito sa kita niya kada araw bilang mangisda. Pero sabi ng claims manager ng PNI Insurance, posibleng hindi kasing laki ng halagang hinihingi ng claimants ang matatanggap nila. Kayang kitain ko yun, depende nga doon sa panahon ng panghuli. Kung minsan may malaki pa doon. Kung ano man po yung ilalagay nila sa form, tulad po ng sabi namin nung press briefing, hindi lahat naman yun magagaranti namin na ang maibabayad kasi i-assess po yun eh. Nahirapan naman ang ilang claimants sa pag-fill up ng form dahil nakasulat ito sa wikang Ingles. Hindi po namin masyado maintindihan. Halos kami mga magkakasama, halos hindi masyado namin maintindihan eh. Sa matatanda, hindi nila naunawaan at medyo malabo pang mata. At medyo may Tagalog. Inalalaya ng mga claims processor ang mga nahirapan. Umabot sa 600 ang mga mangisda at fish vendor na nagsumiti ng claims form. Pinamamadali naman ni Governor Hormilito Dulor ang pagbibigay ng danyos sa mga nagsumiti na ng claims form. Kung makakapagripaso sa lalong madaling panahon, may padadala na ito sa PNI office sa Singapore or sa UK at within a month's time, makakapagbigay ng inisyal. Hopefully. Bukas naman ang umaga ay mag-uumpisa na ang pagkuha sa natitirapan langis sa tangke ng MT Princess Empress gamit ang special bag. Dumating na ang 5 special bag mula sa United Kingdom. Sa Lunes naman, inaasahan darating ang mga customized bag na gawa sa Cavite. Magsisimula na po ang ating Japanese crew gamit ang ROV para matry o matesting na maisara yung mga leak na ito sa pamamagitan ng bags. Inaasahan po na sa Lunes, dadating ang 16 na bagong customized bag na ginawa mula silang Cavite. Idineklara na ang state of calamity sa buong probinsya ng Oriental Mindoro. Umabot na sa 74,772 households ang nawala ng kabuhayan dahil sa oil spill. Ayon kay Governor Dulor, extended na rin ng 90 araw ang cash forward program ng DSWD. Dennis Dato, ABS-CBN News, Oriental Mindoro. Pinalawig pa ng Maynilad na ang mga araw na mawawala ng tubig ang kanilang mga customer. Wala pong katiyakan kung kailan may babalik ang normal na supply ng tubig. Nagpapatrol, Adrian Ayalin. Magtatatlong buwan nang nagtitiis sa patak lang ng tubig sa gripo tuwing madaling araw ang kainang ito sa Barangay San Antonio sa Parañaque City. Obligado kami mapuyat para lang po makapag-ipon na as long na kahit malilit na bagay, pinupunoan po namin yan. May tulo naman po ang Maynilad pero hanggang 2 to 3 hours lang. Hindi sapat doon sa drum.
may tubig mang tumutulo sa katabing beauty salon, hindi naman malinis at malabo pa. Saka mayroon yung buhangin. Oo. Ganun po. Paano yun pag gagamitin pag shampoo? Eh, wala kami magagawa kasi kailangan namin gamitin. Pag nakaigib na kami, bumabaksak naman yung buhangin. Opo. Kung ano lang yung nagagamit namin malinis, yun lang po. Tapos yung not the rest, tinatapon na lang po namin. Pero dinidilig po namin sa halaman yung sayang po. May dumadaang truck ng Maynilad sa ilang lugar sa barangay para magrasyon ng tubig. Kaya laking tuwa ng mga residenteng ito. Isang compound din itong nakinabang sa rasyong tubig ng Maynilad at napuno itong kanilang mga drum na nakatenga lamang dito. Pero sa mga araw na walang rasyon ang Maynilad, dagdag gastos para sa mga residente. Pakiusap nila sa Maynilad, gawing mas regular ang pagdaan ng truck ng tubig. Mula pa noong February 27, wala na kaming tubig. Nabili kami ng tubig sa tangke, sa private. Dati 500, ngayon naging 700. Ngayong araw, nag-anunsyo ang Maynilad na simula April 1, may bagong water interruption schedule sa Bacoor City, Caloocan City, Kawit, Imus City, Las Piñas City, Malabon City, Noveleta, Rosario, Maynila, Paranaque City, Pasay City at Valenzuela City. Mas kaunti ang tubig na nakukuha ng Maynilad sa nagdaang mga buwan. Ayon sa Maynilad, nagawa naman ito ng paraan ng bigyan sila ng dagdag na tubig ng Manila Water. Pero hindi na ito pwede dahil patuloy na bumababa ang water level sa La Mesa Dam. Kaya madadagdagan ang mga araw na walang tubig sa mga nabanggit na lugar until further notice o hindi sigurado kung hanggang kailan. Ayon sa Maynilad, mula 2.4 billion liters per day, 2.2 billion na lang ang makukuha nilang tubig. Between 7 to 14 hours na mawawalan ng tubig sila every day. So yung pinaka hardest hit po ay more or less mga 10 hours per day po yung kanilang water availability. Ito naman po yan, ginawa namin na rotational para ma-ensure lang po namin na kahit paano po with the little supply that we have ay mapaghati-hati po ng mga customers namin at meron pa rin po silang water supply window every day. Dagdag ng Maynilad, hindi sapat ang tubig na dadaloy sa Novaliches Portal sa Quezon City kahit pa tiniyak ng National Water Resources Board na patuloy ang alokasyon nito ng 50 cubic meters per second na raw water mula sa Angat Dam sa Metropolitan Water Works and Sewerage System. Naghahanda na rin naman ang NWRB sa posibleng kakulangan ng tubig dahil sa El Nino sa third quarter ng 2023. Nakahanda po no yung mga tinatawag nating contingency plan or mitigating measures. Isa po yan ay yung pong sa parte po ng NWSS no yung pong paghahanda po ng mga standby deep wells no na posible po mapagkuna ng karagdagang supply ng tubig. Pero ngayon pa lang, pinapayuhan na ng NWRB ang publiko na magtipid sa tubig at ayusin ang mga tagas sa mga bahay para walang masayang. Adrian Ayalin, ABS-CBN News. Big time ang magiging rollback sa LPG bukas, April 1, na posibleng humigit sa 9 na piso kada litro o lagpas 100 kada regular na tangke. Pero tapos na ang maliligayang araw ng mga motorista dahil may namumuro namang dagdag presyo sa petrolyo sa Martes Santo. Nagpapatrol, Alvin El Chico. Apat na tangke ng LPG kada linggo ang nauubos ni na Jenny sa kanilang karinderya. Kaya bitin sila sa naging rollback nitong Marso dahil hindi naman umano bumalik sa dati ang presyo. Dati ang kuha ko sa isang gas is 670 o minsan 650. Ngayon ang kuha ko 890. Malaking bagay yon sa bilang nagninegosyo at nangangailangan ng gas kada linggo ng apat na tangke. Tila pinakinggan ang hinaing ni Jenny dahil may big time rollback sa LPG bukas na ayon sa isang independent player ay pwedeng sumobra pa sa 9 pesos kada kilo o lagpas 100 piso kada tangke. Kinumpirma ito ng kumpanyang Regasco. There will be a 9 pesos rollback for tomorrow, but as you remember, we have a 3 pesos rollback this month of March. So tomorrow, ang implementation na lang ng Regasco will be 6 pesos.
Mula bukas, wala na 1,000 piso ang presyo ng regular na tangke. Pero sa Tag-init, hindi magtatagal ang pababang trend sa contract price ng LPG sa world market. There will be small reduction pa for the month of May or probably roll over, and then after that, tuloy-tuloy na ang pagtaas. Pero kung may good news sa LPG, bad news naman sa mga motorista dahil pagkatapos ng 3 sunod-sunod na linggong puro rollback, may namumurong oil price hike sa Martes Santo, lalo na sa gasolina. Kinumpirma ito ng Department of Energy at ilang oil players. Magkakaroon po ng increase sa presyo ng produktong petrolyo gaya ng gasolina, diesel at kerosene itong darating na Martes. Ang possible na taas po ng produktong diesel nasa mga 30 to 50 na po, ano, yung sa datos na nakikita natin. And yung gasolina naman po is nasa mga 140 to 150. May isang trading day pa pero nakita natin mukhang tataas pa, no? Mas lalong tataas pa kumpara nung kahapon. Humupa kasi ang pangamba ng global recession o paghina ng ekonomiya kasunod ng pagsasara ng ilang bangko sa Amerika at Europa at tumaas ang fuel demand. Nandiyan na rin po yung pagtuloy-tuloy na economic activity ng China. So ang lumalabas nga po sa datos nila nakaraan is yung kanilang manufacturing activity, medyo nag-expand po. May nakitang supply disruptions sa Turkey kasi yung source nila, yung export ng Iraq's Kurdistan region, eh nag-stop. So nagkaroon ng supply disruptions sa nasabing bansa. Samantala, may posibilidad na bumaba ang overall charge ng Meralco sa April billing kahit may naiwan pang ikalawang bugso ng hinating generation charge noong Marso. Paliwanag ni Meralco Regulatory Affairs Head Ronald Valles, bumalik na kasi sa normal ang supply ng Malampaya Natural Gas Facility na rason ng pagsipa ng singil noong Marso. Ang inaasahang bawas sa April gen charge pwedeng magbura sa naiwang pangdagdag singil noong Marso. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Inihayag ng Department of Education o DepEd na kailangan ng slow transition para maibalik sa pre-pandemic ang school calendar. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng DepEd, kailangan munang alamin ang mga lugar na maapektuhan, gayon din ang mga pros and cons bago ibalik sa dati ang school calendar, gayon din ang pagkonsidera sa minimum number of school days o yung bilang ng mga may pasok. Sa kasalukuyang school calendar kasi ay hindi umano masusunod ang 203 days na schooling kung biglang magpapatupad ng summer break. Matatandaang sa nakalipas na halos na 3 taon ay makailang beses na ilipat ang pagbubukas ng mga klase dahil sa pandemya. We take note of yung mga suggestions, no, na ibalik sa April, May dahil sa init. But kailangan pa po nating pag-aralan yan. Kung meron mang changes, we will announce, pero the changes will definitely not be abrupt. It will have to be a slow transition. This year, mahirap na pong mangyari yan sa totoo lang dahil nga talagang we're looking at the 203. Now, in the years to come, we will have to really look into it and study first what will be affected. Alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, kanina ay inulan ang Quezon City. May aasahan pa ba tayong mga pag-ulan, lalong-lalong sa ating mga kababayang magbabiyahe ngayong weekend? Yes, kabayan, mga kapamilya natin sa Palawan at Mindanao ang makakaranas ng malalakas na thunderstorms ngayong weekend, pero uulan din po sa hapon at gabi dito sa Luzon at sa Visayas. Kaninang hapon, ang pinakamataas na heat index o damang init ay naitala sa Katarma Northern Samar sa 45 degrees Celsius at tayo po sa Metro Manila na sa 42 degrees Celsius naman sa Naiya sa Pasay City. Iihip pa ang easterlies at magadala ng maalinsangang panahon bukas, pero pagsapit ng Linggo, tuyong hangin mula sa hilagang silangan naman ang iiral sa malaking bahagi ng bansa. Wala pong inaasahang sama ng panahon ngayong weekend. Sa rainfall forecast para sa ngayong
weekend. Ayon sa The Weather Company, sa Mindanao may ulan sa umaga sa ilagang bahagi ng Caraga at Zamboanga maging sa May Basilan. Sa hapon, halos buong Mindanao na ang makakaranas ng mga pag-ulan at malalakas po ang buhos ng ulan sa Surigao del Sur, Lanao del Sur at South Cotabato. Pagkatapos ng hapunan, may matinding thunderstorm sa magdadala ng malalakas na pag-ulan sa Mindanao provinces at may ulan pa po sa maraming lugar sa Mindanao pag lumalim pa ang gabi. Sa linggo naman ng tanghali, may pag-ulan pa sa bahagi po ng Davao sa may Lanao provinces, sa may Sokcergen at Zamboanga maging sa Basilan. Sa hapon, malakas ang ulan dito sa bahagi ng Bukidnon at South Cotabato at pagsapit ng gabi, maulan pa sa silangang bahagi ng Mindanao, lalo na po sa Agusan del Sur. Sa General Santos City, pinakamataas ang heat index ngayong weekend sa Mindanao, 38 degrees Celsius bukas at sa linggo ay 39 degrees Celsius. Sa Visayas, bukas may ulan sa umaga sa bahagi po ng Samar at sa hapon naman sa katimugang bahagi ng Central Visayas. Sa linggo ng tanghali, may ulan po sa bahagi ng Southern Leyte at dito sa may Negros Occidental at sa hapon may ulan pa sa Southern Negros Island pero mawawala na yan pagsapit ng gabi. 38 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index bukas sa may bahagi po ng Bacolod at Iloilo at sa linggo sa Iloilo or City ulit sa 37 degrees Celsius maging sa Bacolod at sa Tacloban. Sa Palawan, may malalakas na ulan sa katimugang bahagi bukas yan ng hapon at sa linggo naman ng hapon medyo mahina na ang pag-ulan dito sa katimugang parte ng probinsya. Sa Luzon, bukas ng hapon hanggang gabi mayroon pong mga pag-ulan sa Cordillera maging sa may Central Luzon. Linggo naman ng umaga may mga pag-ulan sa Camarines Provinces maging dito po sa bahagi ng Polillo Islands at Oriental Mindoro. At mula hapon hanggang gabi maulan ulit sa bahagi ng Cordillera, ilang lugar ng Cagayan Valley at maging sa may Central Luzon. Papalo po sa 41 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index bukas dyan sa Tarlac City at sa linggo naman 40 degrees Celsius sa bahagi po ng Kabanatuan at Tarlac. Sa Metro Manila, bukas kukulimlim sa tanghali at hapon pero mababa ang tsansa ng ulan. Sa linggo naman at sa Lunes ng hapon ay posible ang thunderstorms. Aabot hanggang 39 degrees Celsius ang damang init dito ngayong weekend. Yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Happy weekend at ingat kapamilya. Arestado na ng National Bureau of Investigation ang umano'y isa sa mga mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel De Gamo. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, na-decrypt ito bandang o habang papatakas mula sa Negros Oriental. Nagpapatrol, Johnson Manabat. There's a breakthrough. It's 99% solved. The De Gamo case is 99% solved. Ganito kakumbinsido si Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla matapos matimbog ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI ang umani isa sa mga mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel De Gamo. Ayon kay Remulla, patakas na ito ng maaresto ng NBI sa hindi rin muna tinukoy na lugar pero hindi anya ito sa Negros Oriental na aresto. The NBI was able to catch a main player. Name we have not yet discussed. We have never discussed here. But practically, I would say in my own reading of the situation, one of the masterminds was caught today. Kasabay nito, ipinakita din sa media ni Remulla ang waiver of confidentiality ni dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves na pumapayag na masilip ng mga otoridad ang kanyang bank accounts at phone records para makatulong sa investigasyon sa kaso. As a private citizen, I just did what I had to do but immediately I offered myself to be available anytime they called for me. Mm-hmm. Then I made a waiver of all my bank statements, bank transactions, other financial transactions, mm-hmm. phone logs, emails, everything. I mm-hmm. opened it up. I gave a waiver. Mm-hmm. Yes po, as well as the corporation that I represent. Pero, duda dito ang byuda ni Governor Roel De Gamo. Ang pera nila, wala sa banko. Mm-hmm. Nasa mga vault, magwi-waiver siya. Sir Noli, a person can have 2, 3, 4, 5 cell phones. At siya kapag nagdi-discuss ba kung sinong papatayin, ini-email ba yan? Hindi naman po. Nitong Webes, na-recover ng PNP-CIDG sa sugar mill compound ng pamilya Teves sa bayan ng Santa Catalina ang mga personal na gamit ng hinihinalang mga gunmen sa pagpatay kay De Gamo.
Kasama dito ang ilang ID at sunog na damit ng mga umani pumatay kay Digamo. I was in discussion with the prosecutors today and I told them to study it properly to make sure that we do not take any false steps or make any false moves. We are confident na we have a case against the suspects and it is now leading to the mastermind or to the possible masterminds. So nagra-wrap up na lang kami. Sabi ni Rimulya, may 2-3 pa silang tinitingnang mastermind din sa krimen. Nangako si Rimulya na idedetalye sa Lunes kung ano ang pagkataon ng naaras ng umano isa sa mga masterminds na itinuturo din ng iba pang mga suspect na nasa kustudiya na ng mga otoridad. Sinabi naman ni dating Governor Teves, huli silang nagkausap ng kapatid na si suspended Congressman Arnolfo Teves Jr. mga 4 or 5 araw na ang nakararaan. Sinabi ko sa kanya to ponder upon himself to come home and take the president's guarantee of safety and the speaker's guarantee of safe haven, because while he will not continue to come home, kaming mga naiwan dito ang nakaka-feel nung lahat nung, you know, pressure living by the day. Kumbinsido si Teves na hindi itataya ng Pangulo ang kanyang pangalan kung hindi matitiyak ang kaligtasan ng kanyang kapatid sakaling umuwi na ito ng bansa. Johnson Manabat, ABS-CBN News. Nagsimula na po ang imbisigasyon sa nangyaring sunog sa MV Mary Joy 3 sa dagat na sakop ng Basilan. Iba-iba po naman ang lumalabas na bilang ng mga nawawalang pasahero base po sa talan ng Coast Guard at maging ng Basilan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Nagpapatrol, Queenie Casimiro. Kasama ang Philippine Coast Guard at Bureau of Fire Protection ng BARM, pinuntahan ng PNP Soko ang Baluk-Baluk Island sa Haji Mutamad. Doon sumadsad ang nasunog na MV Lady Mary Joy 3. Isa-isang prinoseso ang mga sunog na bangkay na natagpuan sa barko. 18 ang natagpuan ng search team kahapon, pero maaari pa umanong tumaas ang bilang. Kasi maglast ito siguro, abot pa kami ng 3 days to 4 days dito kasi base doon sa mapa na binigay sa amin, meron pa pala doon sa pinakababa. At the same time, meron pa lang ano doon, may cabin din yung mga crew doon nag-i-stay. Meron silang team ginagamit na yung mga mechanic na ano doon nagbabantay. So possible sir na mag-increase pa ang number ng mga cadaver? Possible sir, siguro. Mas maganda kung hindi, pero possible siguro mag-increase kasi may mga cabin pa tayo na hindi nabuksan. May apoy pa rin sa bahagi ng barko. Ayon sa Bureau of Fire Protection, posibleng may mga pintura sa cargo area kaya tuloy pa ang apoy. Bandang 3:00 ng hapon, 7 body bags pa lang ang naibaba mula sa barko. Isa sa ilalim sa DNA test ang mga bangkay. Sabi ng Coast Guard, nadiskubring ilan sa mga nalunod ay walang life vests. Napakalaki kaagad ng sunog. Yun po siguro naging dahilan kaya nagpanik yung iba. Tugma naman ang tala ng Philippine Coast Guard ng Zamboanga City at ng BARM. 216 ang na-rescue habang 29 ang namatay. Sabi ng Coast Guard BARM, merong mga Coast Guard at Army personnel na sakay ng barko na wala umano sa manifest. May 7 pang nawawalang pasahero. Tuloy-tuloy pa rin yung ating deployment doon sa area ng ating mga floating assets para tumulong doon sa paghanap doon sa mga missing persons. Yung ating manifesto is not included yung ating security personnel na Coast Guard tsaka yung ating security personnel na from the Philippine Army. Pero sabi ng Coast Guard sa Zamboanga City, wala nang nawawala sa panig ng mga personnel. Wala kaming missing personnel sa Coast Guard. Yung si Marshall namin, yung taxi naman, mayroon kami on board. Mga 3 si Marshall, yung isang intel, and then yung security ng Army nandun din. Kasi we're observing yung Samalasan. Accounted for yan. Sabi naman ng Western Mindanao Command, may 2 sundalong sakay ng barko ang hindi pa nahahanap. Kagabi, may nag-abang pang mga pamilya sa pantalan para makibalita sa mga nawawalang kaanak. Iba naman ang tala na inilabas ng Basilan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, kung saan 22 pa umano ang nawawala. Hindi pa nagpaunlak ng panayam ang PDRRMO ng Basilan kaugnay nito.
Handa naman ang Alison Shipping Lines na may-ari ng nasunog na barko na sumailalim sa investigasyon. Ayon kay Zamboanga City Congressman Kimer Olaso, na asawa ng may-ari ng shipping lines, maaayos ang kondisyon ng barko, lalo't kalalabas lamang nito sa dry dock. Hindi rin umano ito overloaded. Sabi sa kanya ng kanyang mga nakausap, apat lang umano ang natulog sa air-conditioned cabin kung saan nagmula ang apoy. They try to, tapi ko na sila apaga. Sabi niya, sinubukan pang apulahin ang apoy pero mabilis itong kumalat. Handa namang tumulong ang Alison sa mga pasahero. Samantala, inutusan ng Marina ang Alison Shipping Lines na asikasuhin ang lahat ng pangangailangan ng mga biktima. Ayon sa Marina, magsasagawa din sila ng survey sa lahat ng mga barko ng Alison na patuloy na bumibiyahe sa ngayon. Queenie Casimiro, ABS-CBN News. Puspusa na ang ensayo ni Heidelin Diaz para sa 2024 Olympics. Si Manny Pacquiao naman nagpapakondisyon din para sa posibleng pagbabalik sa ring. Pero time out muna sila sa training para naman sumabak sa kakaibang challenge. Nagpapatrol, Dayan Castillejo. Showdown of the year ang pagsasama sa isang entablado ng dalawang sports icons ng Pilipinas. Sina 8 Division World Champion Manny Pacquiao at Olympic gold medalist Heidelin Diaz. Sineryoso ni Heidelin ang turo ni Manny ng formang pang-world boxing. Napabilib si Manny sa bilis at bigat ng dating ng mga suntok ng unang Olympic weightlifting gold medalist ng Pinas. Super game din si Pacquiao sa pagbuhat ng barbell sa forma ng Olympic weightlifting sa gabay ni Heidelin. It's not easy. Mahirap yung pagbubuhat. Kailangan pala may proper position. Para magbuhat kasi kundi ma-injury ka, ano yung back mo. Marami palang technique. Maraming technique sa pagbubuhat. Kahit marami na ang napanulunang karangalan para sa Pilipinas, todo push pa rin sila sa susunod na goals. Si Heidelin nagsimula na sa pagkayod para mag-qualify sa Paris 2024 Olympics sa mas mataas na weight division. Si Manny naman, nagpapakondisyon na rin para sa pagbabalik sa boxing ring. Kailangan kong maging mas malakas kasi mas malakas ang kalaban dito. So mahirap, pero wala naman mahirap sa atin eh. Pilipino tayo. I have to really believe na kaya ko, then believe kay God and the team behind me. Proud din sina Manny at Heidelin sa lahat ng mga atletang Pinoy na nagsasakripisyo at lumalaban. Naniniwala silang marami pang gintong medalya ang mapapanalunan sa mga darating na kompetisyon sa SEA Games, Asian Games, World Cup ng football at basketball ngayong taon. Dayan Castillejo, ABS-CBN News. Naniniwala si Pangulong Marcos na makatutulong ang inilunsad na battery energy storage system para mapababa ang presyo ng kuryente. Inaasahan din ang Pangulo na mababawasan ang logistical cost ng mga binabiyahing produkto kapag nagawa naman ang Bataan-Cavite Interlink Bridge. Nagpapatrol, Joyce Balancio. Kasunod ng inaasahang pagnipis ng supply ng kuryente ngayong tag-init, nagpahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng suporta sa teknolohiyang inilunsad ng San Miguel Global Power sa Limay, Bataan ngayong Biyernes. Ito ay ang Battery Energy Storage System o BESS na kaya mag-imbak ng supply ng kuryente sa panahong sobra o mababa ang demand nito na siya namang gagamitin kapag nagkukulang muli ng supply. So introducing a storage component into the overall energy infrastructure provides the crucial support mechanism that shall optimize these resources, make them more efficient and reliable. This is now the solution to that problem. Nakikita rin ito ng Pangulo na paraan para mapababa ang singil sa kuryente. It promises great rewards for our country. Not only will we be able to generate sufficient, reliable and clean energy,
leading to more affordability of energy and of course generate jobs for our people, green jobs in the process. Sinabi naman ni San Miguel Corporation President at CEO Ramon Ang, ang inilunsad na ito sa Bataan ay isa lamang sa 32 pasilidad ng kumpanya na target nila maitayo sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong taon. Sa kabuuan, kaya nitong makaimbak ng nasa 1,000 megawatts. Talagang power bank to. I think this is a game-changing technology that will bring down the cost of electricity the fastest way because you can build a battery storage in 12 months. Pagdating naman sa presyo ng mga bilihin, umaasa si Pangulo Marcos na makatutulong din sa pagpapababa sa logistical cost ng mga ibinabiyaheng produkto ang itatayong Bataan-Cavite Interlink Bridge. Ito ay may habang 32 kilometro na magpapabilis sa biyahe mula Cavite papuntang Bataan sa 45 minuto lamang mula sa 5 oras at kalahati. That will be an incredible feat when it happens and would significantly help in decongesting Metro Manila as motorists will be able to travel without passing through the metropolis. It will also help in bringing prices down for goods and services as the transport and logistics cost will decrease, thereby generating immense savings all around. Mismong ang gobyerno ang nagpopondo sa pagtatayo ng tulay pero posibleng isama ang pribadong sektor sa pangangalaga nito. I don't think that we will collect the toll fees to recover the investment. But we are just thinking because this is a very long structure and medyo complicated ng konti itong project nito. We might consider actually to have a private party to maintain the bridge. Dumadaan sa SETEX is around 30 to 40,000 a day, you know. So siguro pag nagkaroon na ng bridge, no, siguro at least one third of this will pass through the Bataan-Cavite Interlink Bridge. Samantala, pinangunahan din ni Pangulo Marcos ang pag-aabot ng tulong sa ilang residente sa Limay, Bataan. Joyce Balancho, ABS-CBN News, Bataan. Nagpaalala naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Philippine Air Force na tiyaking laging nakahanda bilang unang tagapagtanggol ng bansa laban sa mga banta sa seguridad. Nagbilin din ang Pangulo matapos mag-inspeksyon sa 3 units ng recommissioned na C-130 aircraft sa Harrison Air Base sa Clark, Pampanga. At binili naman ng Pilipinas sa Amerika ang 2 sa mga eroplano noong 2016 pa sa halagang $55.6 million. Ginawaran ng Air Force si Pangulong Marcos ng Honorary Gold Wing Badge, simbolo ng pinakamataas na military flying professionalism at dedication. Nitong Pebrero, inatasan ng Pangulo ang Air Force na protektahan ang interest ng bansa sa West Philippine Sea. Should any unfortunate events happen, we must be able to assess and to be able to respond quickly. Remain steadfast as you continue to perform your duties, especially in the crucial role as our country's first line of defense against external security threats. Isang kakaibang prosesyon, kung tawagin ay karu-karuhan, ang dinaos po ngayon sa Binangonan, Rizal. Tampok dito ang mga maliliit na karo at imahen ng mga santo na sa pangunguna ng mga kabataan. Live mula po sa Binangonan, Rizal, nagpapatrol si Jeffrey Hermes. So Jeffrey, ilan yung mga maliliit na karo ang kasama ngayon sa prosesyon? Henry, mahigit 40 maliliit na karo at mga santo ang kabilang ngayon sa karu-karuhan de Binangonan. Alam mo Henry, napakaraming mga kabataan dito dahil ngayon lamang ito muling naulit matapos ang 3 taon. Sa pangungunan ng mga kabataan, muling isinagawa ang karu-karuhan de Binangonan o ang prosesyon ng maliliit na karo lulan ang maliliit na imahin ng mga santo, Birheng Maria at ni Hesukristo. Ang bawat karo, pinalumitian ng maliliit na ilaw at mga bulaklak at hinihila ng mga bata.
Tulad ng Jesus sentensyado na may 12 pulgadang imahen ni Jesucristo at mga kawal Romano. Kalbaryo na may maliliit na imahen na nakapakong si Jesus at nagluluksang Birheng Maria. Kabilang din sa maliliit na karong iprinosisyon ang pagtatatwa ni Pedro kay Jesus, ang pagkakanulo, pagtanggap ng krus, at maliit na imahen ng lapyeta. Maliit man, puspusan pa rin itong pinaghahandaan ng mga kalahok. Bago po sumapit po yung karukaruan po namin, pinaghahandaan ko po na po siya ng isang buwan. Nagpe-prepare na po ako ng mga damit ko po. Then, sinasabi ko na rin po sa pamilya ko kung magkano po yung gagastusin, yung sa mga bulakla, sa pakain, lalo na po sa damit. Sinisimulan po namin sa pagkukumpuni ng mga karo, pagpapa-repair, kasi yung mga santo po, naayos-ayusan, mga damit, hanggang sa maggayak na po dito sa presyon. Masaya ang mga kabataan sa muling pagbabalik ng tradisyonal na karu-karuhan sa simbahan ng Binangonan na nagsimula pa noong 1979. Umaasa rin sila na magpapatuloy ang tradisyon para mas mapalapit ang mga kabataan sa mga turo ng simbahan. Ang mga pwede po sumali dito sa karukaruhan ay mga bata talaga, kasi ito po talaga yung purpose ng activity namin, to evangelize the youth. So ang target po namin ng mga sasali po dito is within youth sector po talaga. Henry, nakabalik na dito sa Santa Ursula Parish o itong simbahan ng Binangonan, itong mga maliliit na karo. Matapos naman ay misa, ang misa, Henry, ay nagkaroon ng Stations of the Cross. Sa mga nais naman po na masaksihan rin ha, itong karu-karuhan de Binangonan ay magkakaroon pa sila ng isa pang prosesyon sa araw ng Linggo. Henry. Maraming salamat, Jeffrey Hernandez. Proud ang Hollywood star na si Vanessa Hudgens sa kanyang Pilipinang ina na mula sa Surigao del Sur. Nais din ni Vanessa na manirahan ng matagal at bumili ng sariling bahay sa Pilipinas. Nagpapatrol, Mario Dumawal. Humarap kanina sa media ang Hollywood star ni si Vanessa Hudgens para sa documentary tungkol sa kanyang Filipino heritage. I am who I am because of her. Buong pagmamalaking ipinakilala ni Vanessa ang kanyang inang si Gina Guangco at ang pinanggalingan ng kanilang pamilya mula Tandag, Surigao del Sur. She's the best. I've always really loved and prioritized my family. It's just really nice having such a supportive and also like wonderfully energetic mother around. She, you know, is very humble, and I think that comes from her growing up here. She is proud to be a Filipina, embracing the Filipino culture, the food, the dancing, tinikling. Thank you, Philippines. Thank you, God. Malaking karangalan din kay Vanessa na maitalaga bilang tourism ambassador ng Pilipinas. So lucky and privileged and honored because the Philippines is really such a magical, incredibly special place. Everything just kind of clicking into place. There are things about myself, like with my interests, that I've always loved and I've never really known why. And coming here, I'm like, oh, it's because that's a part of the culture. But it's so interesting how heritage runs through the blood. Engaged na si Vanessa sa US baseball player na si Cole Tucker, pero tumanggi siyang pag-usapan ang umano'y wedding plans nila sa Pilipinas. Gayunman, gusto ni Vanessa ang long-term na pamumuhay sa Pilipinas. I would like to discover my own house in the Philippines. Then I can just stay here and come back whenever I like. Nag-iwan din ng special na pagbati si Vanessa sa TV Patrol at mga manunood. TV Patrol, what's up? Thanks for watching. I hope you enjoyed. Make sure you check out the documentary. And I appreciate you guys. Thank you so much. Salamat po. Mario Dumawal, ABS-CBN News. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Amerika, isang dating pangulo ang sinampahan ng kasong kriminal. May nakitang basihan o probable cause ang Manhattan Grand Jury para kasuhan si dating US President Donald Trump. Nagpapatrol, DJ Manoto.
Kinumpirma ng Manhattan District Attorney na meron na silang criminal case na isasampa laban kay dating US President Donald Trump. Pero hindi muna nagbigay ng detalye si District Attorney Alvin Bragg kaugnay ng kaso. Kinakausap nila ang legal team ni Trump para ayusin ang pagsuko ng dating Pangulo. Sa ngayon, selyado pa ang indictment o detalye ng kaso. Hindi pa formal ay sinasa publiko ang mga akusasyon. Pero matagal lang inimbestigahan ng Manhattan District Attorney ang kaugnayan at umunoy papel ni Trump sa hush payment para hindi magsalita ang umunoy karelasyon niyang dating adult film star na si Stormy Daniels. Noong kasagsagan ng 2016 presidential election campaign, maugong na spekulasyon ginamit umuno ng abogado ni Trump ang campaign funds para pambayad kapalit ng pananahimik ni Daniels. Krimen sa US ang illegal na paggamit ng campaign funds. Matagal nang itinatanggi ni Trump na may relasyon sila ni Daniels at ang umunoy hush payment sa kanyang campaign rally nitong linggo sa Texas. Sinabi ni Trump na wala siyang ginawang krimen. The District Attorney of New York under the auspices and direction of the Department of Injustice in Washington, D.C. was investigating me for something that is not a crime, not a misdemeanor. Not an affair. Nagpahayag ng suporta ang ilang Republican leaders kay Trump sa tweet ni House Speaker Kevin McCarthy. Sinisira umano ni Bragg ang bansa sa ginagawa niyang election interference. Maging ang sinasabing karibal ni Trump sa Republican primary na si Florida Governor Ron DeSantis, nag-tweet na ang ginagawa umano ng Manhattan DA ay isang pag-weaponize ng legal system para gamitin sa politika. Pero buwelta ni US Senate Majority Leader Chuck Schumer na isang Democrat. Walang halong politika ang kaso. Sa report ng mga US media outlets, inaasahang susuko si Trump sa New York sa Martes. Naglabasa ng kalsada ang ilang Trump supporters sa Florida. It's totally, you've heard a witch hunt. I'm here to stand in front of him. That's right. To defend him and fight against people like Braggs and Letitia James. Naniniwala naman ang mga kritiko ni Trump na panahon na para managot siya sa batas. I had complete faith that, you know, Trump will be brought to some form of justice. Inaabangan na kung ano magiging epekto ng kaso sa muling pagtakmo ni Trump sa pagkapangulo ng Amerika. TJ Manotok, ABS-CBN News. Bumubuti na ang kondisyon ni Pope Francis matapos dalhin sa ospital sa Roma, Italy, dahil sa infection sa baga. Ayon sa kanya mga doktor, maayos na tumutugon ang katawan ng Santo Papa sa antibiotic para sa bronchitis. Inanunsyo naman ng Vatican na maaari nang makalabas ng ospital ang 86 years old na leader ng Simbahang Katolika sa Sabado. Sinugod sa ospital noong Miyerkules ang Santo Papa matapos makaranas ng hirap sa paghinga. Agaw pansin ang suot na alahas ni Bel Mariano sa Star Magical Prom kagabi. Pero inamin niyang kabado siya dahil sa laki ng halaga nito. May buwelta naman si Andrea Brillantes sa mga basher. Nagpapatrol, MJ Felipe. Naging hot topic ang proposal na ito ni Andrea Brillantes sa boyfriend na si Richie Rivero sa concert ng Blackpink last weekend. Kwento ni Blythe, planado niya ito. Sobrang swerte po kasi actually, pagkaangat ng pagkaangat ko, it only took probably like 10 seconds, 5 seconds, and binababa ko siya kasi nahihiya ako sa mga tao sa likod. Pero sabi kasi ni Chilling, hindi, tinatry niyang basahin eh. Okay, okay, sige, angat ko pa. It was the best 2-3 minutes of my life. May buwelta naman siya sa mga nambabash sa kanyang ginawa. And ang dami itong nagsasabi na jejemon kami, or cringy, or whatever. Well, if that's what you feel, edi ikaw yun. Basta ako, what I felt that night, I was the happiest girl ever. First prom at first date naman bilang on-screen couple nina Francine Diaz at Seth Fedelin. Excited na kami. Dami namin makikilalang kaibigan. Saka first bond nyo together as a couple. Yun po. Yes. Sa aming huling pag-uusap noong Disyembre, friends ang status ng dalawa. Kaya ang tanong ngayon, nag-level up na nga ba ang closeness nila? Kumusta na kayo? I think I andun pa rin naman po. Yeah. Andun pa daw eh, sabi niya eh. So, asan ba? Ha? Asan ba? Andun pa nga. Oh.
Nandun pa rin naman kami. Nagpapawisan ka na kami. Mainit kasi ba? Kaya pa kayo. Hindi pa. Hindi pa, no? Hindi pa. Agaw atensyon naman ang kumikinang na suot na alahas ni Bel Mariano. Looks very, very expensive. Yes, she does. How much is that necklace that you're wearing? Wow. I don't know. Ang suot ni Bel ay isang Luna Brillio Royal Magnifique 58.5 diamond necklace na may 17-carat emerald-cut London blue topaz na pendant. Ang kwintas pa lang, nagkakahalaga na ng halos 79 million pesos. Hindi pa kasama ang pares ng 12-carat diamond earrings na nagkakahalaga ng 12 million pesos. Kabado man sa presyo ng kanyang suot, sulit naman dahil sa pagkakapanalo niya bilang prom queen kasama ang prom king na si Donnie. Excited na ang dalawa na simula ng kanilang teleserye kasama ang direktor na si May Cruz Alviar. We're very determined kasi may mga challenges din sa mga roles namin which we're very much willing to face. We've done meetings with her, we've done workshops. Yeah. Plus it's our first teleserye together ever, so it's gonna be a new experience for us. Gigiling ang kamera sa kanilang proyekto pagkatapos ng Holy Week break. MJ Felipe, ABS-CBN News. Kwenta yan, suot mo kano yan? Burin lang ko. Kahit tablet eh. Hindi namin sinasabing mahal, magkano. Mura lang, hindi ko na matandaan. Mura lang? Oo. Mura na nga, hindi pa matandaan nila. Sentimental value naman kasi ang iba. Yeah. Oh, good answer. Yun ang hindi mapapantayan. Yun ang, mahal yung sentimental, ano? Sana nakakabili ng sentimental. Uy, pag-ingati muna natin ating mga kababayan ay mga babiyahe. Ay, oo. Oh, oh. Mahal ang gasolina sa isang Martes, ha? Kaya mag-full tank na kayo ngayon. Dahil sa next Tuesday, habang kayo ay nagbabiyahe, ay mahal ang gasolina. Talagang itinaumpa nila sa mahal na araw. Kaya ngayon pa lamang full tank na kayo. Pero ingat po kayo ha. Baka yung mga goma nilo ay kalbo na. Mm-hmm. O di ba? No. Lalo na pag mainit na mainit ang hirap ng biyay. Lalo umiinit yung bulong Tama. Doon nagkaka-disgrasya eh. Kaya paalala ko namin sa inyo ha. Ingat po kayo sa mga biyay, sa mga mag-weekend ngayong araw na ito. Ito rin, kabayan, may sentimental value. Nadikwang mo lang. Alam mo, no story. Wala ko sa kurbata kanina. Nandikwang kanina doon sa cabinet. Shout out mo yung Nagsabi ka naman sa may-ari. Salamat, Ron Cruz. Sponsor. Sponsor. Tingnan mo, sentimental value. Kaya may sentimental weekend value. Weekend talaga. Ay, yan po, mga balitang pinantayan namin para sa inyo. Ako po si Henry Magadias. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Sembrano. Mukhang may pinatawag na naman sa principal song. Kulang tayo ng isa. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Maraming salamat at magandang gabi. Bayan, happy weekend! Enjoy!